Ladies and gentlemen, for grade 8, Masining na Pagkukwento or Storytelling Competition. Ladies and gentlemen, the Netizens Choice Award who garnered a lot or the most number of views in social media. Ladies and gentlemen, Netizens Choice Award goes to Grade 8 Kalangay, Masining na Pagkukwento under the leadership of Ma'am Carol Ann Abraham. Congratulations! And ladies and gentlemen, for the champion for Brigada Pagbasa 2021, Masining na Pagkukwento. Congratulations! Once again, Grade 8 Kalangay! Under the leadership of Ms. Carol Ann Abraham. Magandang buhay! Ako nga pala si Marlene C. Escanio, naririto upang magbigay sa inyo ng isang magandang kwento na likha ni Kate Del Rosario at guhit naman ni Rachel Ann Fabula na pinamagatang Ang Mga Maskara ni Miko. Bakit po kaya lahat ng mga tao sa paligid ngayon, Itay, ay nakasuot ng maskara? At tila bakit ilong lang po nila at bibigan tinatakpan? Pagtataka ni Miko. Sagot naman ng kanyang ama na si Mang Berto. Ano ba dapat ang tinatakpan ng isang maskara, anak? At ano ba ang kanilang dapat suotin na maskara? Biglang may naisip si Miko. Alam ko na po, Itay. Ito po ang maskara kong si Batman. Ako si Batman! Astig po, Tay, diba? At pag ito po ang sinuot ko, hindi po nila ako makikilala. Dahil buong mukha ko po ang matatakpan. Ang galing mo talagang bata ka. Pero tama ka nga naman. Hindi ka nila makakalala. Pero hindi pa rin yan ang maskara na gagamitin ngayon. Nakakatawang sagot ni Mang Berto. Alam ko na po. Ito po. Ang maskara pong ginawa namin ni Inay. Ang ganda po, diba, Tay? Ang kulay pa. Sinuot ko po ito noon doon sa paaralan namin. Kami nga po ang nanalo dun eh. Oo nga. Naaalala ko nung sinuot mo yan doon. Noong nakaraang buwan, diba? Pero, hindi pa rin ito ang maskara na dapat suotin. Isip ng isip si Miko kung ano ba talaga ang maskara na kailangan niyang kunin o ipakita sa kanyang tatay. Ito po, Tay! Bubutas lang po natin ng plastic. Tapos, pwede na natin itong gawing maskara. Tignan niyo po, buong mukha ko pa po ang matatakpan. Napakadali pong gawin. At kahit sino po siguro kaya to eh. Oo nga. Kahit sino pwedeng gawin yan. Pero, ni isa sa mga maskara mo, Miko, ay hindi ang tama na kailangan natin. Tugon naman ni Mang Berto. Ano po ba ang kailangan nating maskara, Tatay? Ito. Face mask kung tawagin. Ang face mask ay isa sa mga pinatupad na health protocols na kailangan nating sundin ngayong pandemya dahil sa COVID-19.
Tatay, ano po ba ang COVID-19? At dadahan-dahang pinaliwanag ni Mang Berto kung ano ang coronavirus. Anak, ang coronavirus o COVID-19 ay napakaliit kung kaya't hindi mo ito makikita ng basta-basta. Kaya pwede kang mahawa o makahawa ng hindi sinasadya. Pag nahawa ka naman dito, magkakaroon ka ng malulubhang sakit gaya ng matataas na lagnat, pananakit sa katawan, pananakit ng tiyan, malubhang ubo, pananakit ng lalamunan, pagkahirap sa paghinga. Kaya dapat natin itong iwasan. Biglang natakot si Miko. Paano na po yan, Tatay? Kawawa naman po pala yung mga nagkakasakit. Gaya niyan, mga positibo po. Paano po kaya natin to iwasan? Agad naman itong sinagot ng kanyang ama. Sinusunod natin ang mga health protocols para maiwasan ang pagkalat ng virus, gaya ng pagsuot ng face mask at paggamit nito, face shield, para kapag lumalabas tayo ay hindi kumalat ang virus. Pati na rin ang paggamit ng mga disinfectant, pati ng mga alcohol o sanitizers. Pag sinunod mo ito, tiyak na maiiwasan mo ang virus. Kaya dapat susundin natin ang mga health protocols. Ay, paano na po kaya yan, Tatay? Hindi na po ako pwedeng lumabas at Nang biglang may maisip si Miko. Ito po, Itay. Magtahi tayo ng mga face mask para makatulong din tayo sa mga walang pambili. At pati na rin po para sa inyo ni Nanay, para hindi na rin po tayo magsayang ng pera. Tama ka nga, anak. Ang galing-galing mo talaga. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga health protocols na sinabi ni Miko. Lina ng mga maskara at sandata bago lumabas ng bahay. Oh, alam niyo na ba ang mga iba't ibang health protocols na sinabi ni Miko? Salamat kay Miko. Oh, hanggang sa muli! Paalam! Congratulations! Grade 8 ka lang ay tunay na napakahusay mo, Marlene, at ng iyong mga naging kasama sa iyong kwento.